Hi, magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong araw po ay gagawa po tayo ng achara or pickled papaya. Ayan. Si Chloe bumili na po sa atin. Ayan, kailangan po natin na balatan muna yung mga papaya na ating gagamitin. At kailangan din po natin ng luya. Ayan. Nag-harvest po tayo ng luya mula dito sa tanim ko sa backyard. Ayan, kahit hindi pa po siya masyadong magulang, ay kailangan na po natin bunutin kasi kailangan ng luya sa paggawa ng atsara. And then, ang gagamitin po natin ngayon ay yung siling haba or siling pansigang kasi po mahal po yung bell pepper. At ngayon naman po, pagkatapos po natin na balatan yung mga papaya, ay kailangan po natin siyang kayurin. Ayan. Para lumiit po siya. Ano, napakasipag ko talaga. At ayan nga po ay nanghiram po tayo ng malaking kayuran kasi yung maliit ay baka maputol at konti lang yung nakakayot na papaya. Kaya nanghiram po tayo ng kayuran sa kapitbahay kay Ate Catherine. Ayan, tumulong din yung aking pamangkin. Ito naman po si Mama. Siya na po yung gumamit ng maliit niyang kayuran. At pagkatapos naman po nating kayurin lahat ng papaya ay ayan, pipigain po natin siya masyado. Pero linalagyan po siya ng asin bago po natin siya bigain. Kailangan yung katas na papaya ay mawala po siya. Mga 3 or 4 na banlaw po sa tubig para mabawasan yung katas ng papaya. Sa sunod, darang ko. Halito doon sa barkada ko, tinawan ako sa rumpino. Kaya ang ganyan daw po dapat pagpika ng ng papaya. Pikang pika daw sabi ni Mama. Anong pangkat siya? Oy. Ay, itong pangko yan. Pinupugaan ng marinante. Mata. Akala mo, isa na niya pagkumus ka niya. Tulong isis, 4 ni ugasan. Sa tubig? Dagdagan tangkad ito. Kaya nilagyan po natin ulit ng ng konting asin. Ayan, pati yung kapatid ko. Ayan, nagpipiga na rin. Ayan, kailangan din natin na yun sa strainer kasi sayang yung mga matatapon. Ayan, pika ulit. Ilang beses na kakapika. Nag-i-renova naman pati itong papaya. Baka maula. Baba mo na lang po nanti. Si ito pa malaking tikupuhin ko. Duwang uragasan. Duwa pang ugas ng tapos po. Daan. Sampai
sa otro kami ko, kadi makna, manang manit at yun. Tangan mga pamangkin ko. Ayan po, pagkatapos natin pigain, ayan, pipigain ulit natin sa tela na malinis or damit, yung tinatawag nating katsa dito sa piko. Para po pigang-piga talaga siya. Wala na. Kawasa, si Talda, winalap kang labahan. Mauka ka maglabang. Dito po bang baga sa aga maglaba kaya? Eskwila sa aga. Ano ba sa aga? It's ano? December. Babies. Birthday na lang ni Lukay. Birthday ni Lukay. Ano? Dos. O, oh, pwede nang ano. Dain mo na dyan pag natutumigan yung planggan na pagbibiring mo. Iya. Ano? Rula sa na. Dain na pati yung pwedeng ano. Pag naula na yan, nag-alpong na kaya. Close open, open. Ngayon naman po, pagkatapos natin siya pigain, alisin yung mga tubig o katas ng papaya. Ayan, kailangan muna natin siyang hiwa-hiwalayin ulit. Gaya po ng ginagawa ng aking kapatid. Kaya ito na po yung piniga natin. Kailangan po natin ng sili, carrots, luya, ano yun? Bawang. Ayan. Itong sili, tinanggalan po natin ng buto kasi siya yung maanghang. At kaunting bell pepper. Ayan. Yung luya. Maano ka lang doon, ano, tapos sugo dyan. Gilid. Yung carrots. Okay. Ano, kumaya pa ba? Magkahalo na po tayo. Lalagyan na po natin ang suka na pula. Yung crab na suka po yung ginagamit talaga sa paggawa ng atsara. Ubus yan. Wala mga ni. Crab finica. Bumakal ka pa sarong-sarong pangarap. Ubus ko talaga ni. Ihalo na rin natin yung ano, yung luya. Bawang. Ano yung abos ko na na? Pati na po yung carrots. Tapos, yan. Halo-haloin po natin. Ano mo pa kaya yan, ma? At maglalagay din po tayo ng dried na ubas. Kalimutan ko. Ano pa sa tingin mo? Pasas, ayan. Optional po yan kung gusto po ninyong lagyan o hindi. And then, maglalagay din po tayo ng asukal. Wala po tayong ano, yung measuring cup kasi lalasahan na lang po natin siya kung tama na ba yung asin, yung tamis, yung anghang, yun, ganun. Pag nag-amis, magbakal giraray ng suka. Masang ribbon. Ama, 15 para gastos mo na. Kasi tindaan sa din. Hanggang sa makuha natin. Hindi ka magtinda, dahil buwabakalon ang tapayas. Ating ginagawa. Pwede akong tatong ka duman sa inyo. At kailangan ay... Tapayas talaga. Huwag po muna natin siyang ibatid na lang matutusukan niya para ibig na ang kanyang lasa. Kinumpito siya sa darakula. Makulogon sa kaukawin.
Ito, ang sarap dito. O, yun na yan. Ah, yung sili pa pala na yan. Nilalagay pa lang yung sili. Ang yung ginamit natin ay yung sili. Pansikang. Kasi yun yung may tanim ako dito sa aming bakuran. At ito na nga yung ating finished product. Nilalagay na po natin sa bottle. Ayan. Yung bottle po natin ay in-sterilize muna natin bago po ilagay yung mga atsara. At then, pagkatapos po natin yan, ay pwede na po natin siyang ebenta. Ayan. Meron na po tayong pang additional income. At ayan nga, nandito ako sa labas ng bahay at meron na rin pong dalawang bumili. Una, yung aking pinsan na si Helen at yung pangalawa ay yung kapitbahay namin na si Chloe. Ayan. Kaya lang, walang taong dumadaan ngayon. Ayan. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Naway, may natutunan po kayo sa paggawa ng atsara. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!